Hello everyone! Hello mga sisilab! Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your sisilab, Shading. So yun mga sisilab, marami po kasi sa inyo ang nagre-request na magawa tayo ng video sa pagkukulay. So for today's video ay magkukolor po tayo ng buhok ng ating client. So as you can see, ito po yung clients po natin. Ito po ay na-rebond ko 2 weeks ago. Kung mapapansin nyo, straight and straight yung buhok niya at makintab. Hindi ko lang po sinabay yung kulay nung nagpa-rebond siya dahil medyo dry at damaged yung buhok niya. So ngayon ay kukulayan po natin ang buhok ng ating client. So yung buhok ng ating client mga sisilab ay may pagka natural black. So kung gusto nyo pong malaman kung paano natin ito kukulayan na hindi natin gagamitan ng bleach, dahil ang gusto na color ng ating client ay medyo may pagka ash brown, so stay tuned kung paano natin ito may achieve na hindi gagamitan ng bleach. At bago tayo magsimula magkulay mga sisilab, please don't forget to subscribe, click notification bell para always po kayo updated pag mayroon po tayong bagong upload dito sa ating YouTube channel. And let's start! So alright guys, bago tayong mag-jump sa ating application, may papakita muna ako sa inyo or ipapaliwanag ko muna sa inyo yung ating hair color na gagamitin at yung i-achieve natin na hair color sa ating client. Ang gusto kasi ng client natin is medyo may pagka-ash brown daw siya. Since ang buhok niya is super black, so tribanded, so hindi naman siya kailangan na i-bleach dahil masisira ang hair niya once na ang buhok niya ay i-bleach. So, ang gusto rin po ng client natin is medyo kita ng konti yung buhok, yung kulay niya, pero ayaw naman niya ng sobrang light na yung shades ng kanyang color. So, dito mga sisilab, nandito po tayo sa chart natin, color chart. Ito po ay Salon na brand. Ayan, Salon professional na hair color. So, ang kanyang napili na hair color mga sisilab ay itong medium intense ash blonde. Since ang buhok ng ating client is medyo may pagkaitim talaga siya mga sisilove, so pag ito po ang ikinulay natin directly sa buhok niya, may tendency na hindi siya totally lumabas yung kulay or mag-lighter yung kanyang shades dahil nga po ay ang kanyang buhok is black. Then hindi naman tayo pwedeng gumamit ng 12% dahil ang buhok niya is rebonded, so may tendency din na mag-dry ang kanyang buhok. So ang gagawin natin ngayon mga sisilab, mag-a-adjust tayo ngayon ng ating hair color. So bali ang gagamitin natin na kulay ngayon itong 9.11, kung mapapansin nyo mga sisilab, very light intense ash blonde. Then ang gagamitin lang natin dito na peroxide is 6% or 9% mga sisilab para ma-achieve natin itong medium intense ash blonde. Kasi kung ito ang directly na ikukulay natin, may possibility na hindi talaga siya lumabas yung kulay or baka maging dark ang kaniyang shade. So, ganito po ang gagawin natin mga sila. Mag-adjust po tayo ng shades ng ating kulay para at least pag lumabas yung kulay niya ay medyo litaw pa rin po. So ayun mga sisilab, nandito naman po yung gagamitin natin na pangkulay ngayon at syempre yung ating oxidizing cream. Nandito po yung ating 9.11 na very light intense ash blonde from Salon brand. And of course, ang atin naman pong gagamitin na oxidizing cream, mas gusto ko pong gamitin nyo na oxidizing cream is yung Brgy brand. Hindi na po ako gumamit ng kaparehas nito na brand. Pero kahit anong brand naman po ng oxidizing or colorant mga sisilab is okay lang naman po yon. Nasa inyo naman yung kung ano po yung preference nyo na gagamitin. So meron po ako ditong dalawa mga sisilab ay na oxidizing cream. Meron po tayong 9% or 30 volume and of course ang ating 6% or 20 volume. Bakit nga ba dalawa ang ating gagamitin? Kasi itong 9%, ito po ang gagamitin natin para sa ating pagkukulay sa body parts. Then sa routings naman, ang gagamitin lang po natin is
6% mga sisilaw. So hindi rin tayo gagamit ngayon ng 12% mga sisilaw para maiwasan natin na mag-dry yung buhok ng ating client dahil sobrang tapang po ng 40 volume or 12% na oxidizing cream. Then ang ating pagmimix naman po nito mga sisilaw, kung gaano po karami yung ating colorant, same din po ang amount or kadami nitong ating oxidizing cream. So tantsahin niyo na lang mga sisilaw, basta 1:1 ang ating ratio ng ating mixing. So ayan mga sisilaw, let's jump in now to the application ng ating hair color nitong 9.11 na ang ating i-achieve na color is medium ash blonde or ash brown mga sisilaw. After natin ma-mix ang ating hair colorant at oxidizing cream mga sisilaw, mag-apply na po tayo ngayon. And by the way mga sisilaw, doon pala sa kulay natin na 9.11 ay hinaluan ko po yun ng 8.0 light blonde. Kunting amount lang po yung aking minix doon. Pero optional lang din naman yung mga sisilaw, pwede naman kayong mag-mix or pwede rin ay kumulay na in a certain time na babad po natin, babalikan po natin yan para naman reapplyan yung pinaka-routings na ating iniwan or hindi isinabay kanina sa pag-a-apply. So this time mga sisilab, mag-re-retouch or mag-re-apply na po tayo ng ating hair color. And ang gagamitin na po natin na oxidizing cream dito since tayo po ay magro-routings na is 6% lamang po ang ating gagamitin. At gaya po ng sinabi ko kanina mga sisilab, mabilis pong mag-react dyan sa root area. So make sure na before kayo mag-routings ay kumulay na yung pinaka-body parts para
maganda po yung kinalabasan ng ating hair color at hindi po siya mag-patches at hindi po maging mas lighter yung pinaka-roots kesa doon sa mid to end na parts ng ating hair color. Then, pwede nyo po i-retouch yung nauna nating in-applyan mga sisilab kung kinakailangan para hindi po siya mag-iwan ng patches at even po yung ating hair color. At siya nga po pala mga sisilab, kung naghahanap pa kayo ng ibang hair color tutorial, may iba pa po ako mga tutorial dyan about sa hair color, lalong-lalo na yung mga may regrowth parts na i-check nyo po yung ating ibang video para makakuha po kayo ng idea kung paano po ang tamang process nun. So ayun mga sisilab, tapos na tayo mag-apply sa root area and of course mag-retouch. Ngayon naman po ay ibababa naman po ito natin ng 10 to 15 minutes pero i-check po natin kung siya po ba ay kumulay na or nag-develop na po ba yung kulay. Then afterwards ay babanlawan din po natin yan. Then kailangan po natin shampoohin yan para matanggal yung mga residue. And of course huwag na huwag pong kakalimutan maglagay ng treatment para hindi po mag-dry ang buhok ng ating client. Here we go mga sisilab. So ito na po ang naging outcome sa ating ginawang hair color na 9.1 na nilagyan natin ng konting 8.0 with 9% sa body part and of course sa roots na meron 6%. Kung mapapansin nyo meron kasi siyang white hair kaya 6% din po ang ginamit natin na hindi rin po siya dumaan sa bleaching. So ano pa masasabi nyo mga sisilab sa hair color natin na hindi natin ginamitan ng bleach? Comment below at kung meron pa kayo ibang mga suggestions and recommendations, feel free to leave a comment below. At kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, please give this a thumbs up and please don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell for more hair care tips and techniques. And this is Shading saying have a great hair day always mga sisilab. And thank you for watching until next video. Bye!